Isang magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal, at tayo po ay mag-umpisa na sa ating pong online Bible study. At ito po ang inyong lingkod, Brother Roland De La Paz, na nagsasabi pong mapagpalang gabi sa bawat isa. At nawa rin ang gabay ng Banal na Espiritu ang siyang sumaatin. At nawa rin, mga kapatid, ay ating hilingin ang makalangit na pangunawa upang patuloy po nating maintindihan ang kanyang mga salita. At tayo ngayon po ay mananalangin bago po sa ating pag-aaral. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa gabi pong ito kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na aming taglay, sa pagkakataon na kami ay makapag-aral online sa inyong mga salita mula po sa banal na kasulatan, ganun din po sa patutuo. Nawa sa amin pong pag-aaral ngayon ang inyong presensya, aming maranasan, pagkalob nyo sa amin ng makalangit na pangunawa, maging bukas pong sisidlan ang aming mga puso at isipan sa binhin ng katotohanan na aming mapapag-aralan. Pagpalain nyo po ang aming mga participants sa Zoom, ganun din po sa Facebook Live, at ganun din po, Diyos, ang lahat na makakapanood nito. Nawa ang inyong banal na espiritu siyang patuloy pong mga siwa sa aming mga puso. At maging handa po kami sa pangalawang pagparito ng aming Panginoon. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito ang aming dalangin, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po ay pinabati natin ang lahat po ng ating mga viewers, participants sa gabing ito. At nawa tayo sa ating pong pag-aaral ay makinabang ang bawat isa. Tayo po ay mag-umpisa na sa ating pag-aaral at ang ating pong topic para sa gabing ito. Katulad na po ng aking nabanggit kagabi ay ito po ang 2,300 nights and days. Ang 2,300 nights and days, ito po ang pinakamahabang prophecy or hula na nakatala po sa banal na kasulatan. At ito po ay napakahalaga na ating maintindihan, lalong higit po para po sa lahat ng mga mananampalatayang Adventista, maging ang mga mananampalatayang Kristiyano sa buong sanlibutan at lahat po ng mga itinala o sinulat sa banal na kasulatan, ito nawa ay magbigay sa atin ng paalala, maging handa po tayo sa pagparito ng ating Panginoon. Sa muli po, 2,300 nights and days. Nais ko pong umpisahan sa isang talata na mababasa po sa 2 Peter chapter 1 verse 12. Ang sabi po ng Bible, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth." So ito po ay sinulat ni Apostle Peter na sinasabi ay gusto niya na maging established o nakatayo po tayo sa tinatawag o matatag sa tinatawag na present truth. At kung sa Tagalog po, ito po ang pagkabigkas. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. So yung present truth o ang katotohanang dumating sa mga apostoles, sa mga mananampalataya at lalong higit sa panahon natin ngayon, itong present truth po nito ay napakahalaga. At basahin po natin ang nakasulat naman sa patotoo sa testimony sa early writings, page 63. Paragraph 1, ang sabi po ng testimonies, what the flock needs now. Ano daw ang kinakailangan o kailangan ng pulutong o yung kawan ng Diyos. There are many precious truths contained in the Word of God, but it is present truth that the flock needs now. I have seen the danger of the messengers running off from important points of present truth to dwell upon subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. Satan will here take every possible advantage to injure the cause. Kaya ang sabi po ng Espiritu ng Diyos o ng Espiritu ng Hula ay marami pong mahalagang katotohanan na nandyan po sa banal na kasulatan, no? At ito pong present truth ang kailangan ng kanyang bayan, ng kanyang kawan sa panahon po natin ngayon. Sa Tagalog po, maraming mahalagang katotohanan na nilalaman ng salita ng Diyos.
Ngunit ang kasalukuyang katotohanan or present truth na kailangan ngayon ng kawan. Nakita ko ang panganib ng mga mensahero na lumilihis mula sa mga mahalagang punto ng kasalukuyang katotohanan upang mapag-isipan ang mga paksa na hindi kinakalkula upang pagsamahin ang kawan at pagkabanalin ang kaluluwa. Dito ay samantalahin ni Satanas ang bawat posibleng kalamangan upang hadlangan ang gawain. Kaya yung pong present truth na ito ay napakahalaga upang ano daw, to unite the flock, isahin po tayo. At ano pa po, sabi po sa English, sanctify the soul, pakabanalin ang kaluluwa. At alam naman natin, ang ating goal dito po sa libutang ito ay maabot natin yung tinatawag na perfection or holiness dahil ito ang kahilingan ng ating Panginoon. Hebrews 12:14, pursue peace and holiness without which no one will see God. Kaya ito po ang mahalaga sang-ayon po sa spiritu ng hula. At ano po napapaloob sa tinatawag na present truth? Early Writings, page 63, paragraph 2. Ang sabi po ng patotoo, the principal subjects, but sa subjects as the sanctuary, in connection with the 2,300 days, the commandments of God and the faith of Jesus are perfectly calculated to explain the past Advent movement and show what our present position is, establish the faith of the doubting, and give certainty to the glorious future. This I have frequently seen where the principal subjects on which the messengers should dwell. Kaya yung mensahero ng ating Panginoon, napag-aralan na natin yung mga anghel, first angel, second angel, third angel, another angel of Revelation 18. Tayo bilang mensahero ay ito daw ang napakahalaga na pangunahin na mga topiko o subjects sa panahon po natin ngayon na napapaloob sa tinatawag na presenting katotohanan o kasalukuyang pananampalataya or present truth in English. Sa Tagalog po, pangunahing mga paksa, ngunit ang mga nasabing paksa tulad ng sanktuaryo na may kaugnayan sa 2,300 na araw, ang mga utos ng Diyos at ang pananampalataya kay Jesus ay perpektong kinakalkula upang ipaliwanag ang nakaraang kilusang Adventista at ipakita kung ano ang ating kasalukuyang posisyon. Yung atin daw pong kasalukuyang posisyon o sa English po, yung tinatawag na present position sa panahon natin. And then establish the faith o kaya, ang sabi po ay may taguyod ang pananampalataya ng pag-aalinlangan. Yung pong nagda-doubt, ito kaya ang katotohanan. Para maging matatag, ma-establish po tayo, ito ang kailangan, yung mga present topics ng present truth. At ibigay katiyakan sa maluwalhating hinaharap. Yan nga pong inihintay natin. Yung maging tiyak po tayo. Kagabi, merong katanungan. Gaano ka sigurado na tayo maligtas ng third angel's message? Ito po ay napapaloob po dito sa tinatawag na presenting katotohanan. The third angel's message in verity. Ang mga ito na madalas kong nakikita ay ang mga pangunahing paksa kung saan dapat mangaral ang mga mensahero. So ito po yung mga again, no? Principal topics, pangunahing mga paksa upang mapalakas po natin ang mga mananampalataya, ang mga kaanib. Ganun din ay maging matatag yung ating pananampalataya, dumating man po ang panahon ng pagliliglig, ay hindi po tayo magkakaroon ng duda. No? At ito ay napakalaga. Patuloy po tayo, the 2,300 days prophecy. So muli ay sinasabi po natin kanina, ito yung pinakamahabang hula na naitala po sa banal na kasulatan. At ito'y nasusulat sa Daniel chapter 8 verse 14. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. No? Ito rin po ang pinag-aralang mabuti ni William Miller, kaya dumating siya sa conclusion na lilinisin ang sanlibutan o dili kaya'y darating na ang ating Panginoon. Bagamat nga ang napag-aralan natin, tama ang calculation at nagkaroon lang ng kukulang doon sa interpretation dahil nga ay nasusulat din sa Revelation chapter 10 ay
prophesy again. Meron pong nakasulat din po, matamis sa bibig at ganun ay mapahit sa tiyan, which is actually what we call the bitter disappointment. So ito pong 2,300 days prophecy ay napakahalaga sa bawat kaanib. Ano po ang nangyari noong after 2,300 days at ano ngayon ang present truth na kailangan nating matutunan. Kaya bakit sinabi na mahalaga yon ng early writings o ng espiritu ng hula? Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. At ito po ay napapaloob din sa topic na sanctuaryo dahil nga ang pinag-usapan ay yung pong paglilinis or cleansing. At meron pong isang araw na itinalaga ang ating Panginoon upang linisin ang sanctuaryo. At ito po ay ang tinatawag po nating Day of Atonement or Yom Kippur dyan po sa Leviticus chapter 16. So ito po ang ating sanktuaryo na isang ilustrasyon na sanktuaryo dito sa lupa nung panahon po ni Moses o sanktuaryo sa ilang. Tayo po ay magpapatuloy. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon, isang diagram ng 2,300 days. Kailan ito nagumpisa ay napakahalaga. Kailan ito matatapos ay napakahalaga. Ano ang napapaloob sa loob po ng 2,300 days para malaman natin na itong hula na ating pinag-aaralan ay tama at tiyak ay ito'y ginabayan ng ating Panginoon upang ang kanyang mensahe na nais pong ipaabot sa atin ay ating malaman, may handa ang ating sarili at lalong higit maging matatag ang ating pananampalataya at maalis ang pag-aalinlangan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. So ito po ang tinatawag na diagram na ating pag-aaralan. Dito po ang buod or summary ng ating lesson for tonight. Ito rin po ay isang diagram na kita natin. Meron pong sa bandang kaliwa ay merong umpisa ang 457 BC. At sa bandang kanan ang 1844 AD. At paano yan nang nagkaroon ng mga bilang o petsa, pag-uusapan po natin. Meron din pong tinatawag na 490 years and then we have 1810 years. No? Ano po, saan po galing yung 490 years? And then bakit meron pong 7 years? No? Ito po ang ating pag-aaralan mga minamahal sa gabi pong ito. So the beginning date. So ang ano ang umpisa? Kailan nagumpisa yung 2300? Siyempre para maging tiyak po tayo sa kanyang fulfillment o ang katapusan, kailangan makuha natin eksakto kailan nagumpisa. So titingnan po na ngayon natin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan at ito po ang pinakagabay po natin. Gabriel came to give understanding concerning the vision of the sanctuary. At magbuksan po natin ngayon from Daniel chapter 8, pupunta tayo ng Daniel chapter 9. Daniel chapter 9 verse 22 and 23. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. Siyempre, ito po isang vision. Ito ay kailangan ng gabay ng banal na espiritu. Kung hindi maunawaan ng payak o simpleng kaisipan ng tao, ay luluubin ng Diyos na magdadala po siyang tinatawag na literal ng hell sa katauhan o kapamamagitan ni Gabriel. Kaya, at the beginning of thy supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved, therefore understand the matter and consider the vision. So, Daniel chapter 9, nananalangin si Daniel at kanyang kinoconfess, inihahayag ang kanyang kasalanan, maging ang kasalanan ng bayan ng Diyos at siya'y nagpapakumbaba sa ating Panginoon. At ito pa nga ang sinabi ng ni Gabriel at pinadalaan ng ating Diyos ang anghel na ito upang maunawaan ni Daniel kung ano ang nais na ipahiwatig at ipaunawa ng ating Diyos sa kanya at sa lahat ng mananampalataya para sa kapakanan natin at sa ating kaligtasan upang maging handa po ang bawat isa. Pag-aralan po natin yung tinatawag na mga clues. No? Siyempre, maging si Daniel na isang propeta ay hindi agad naunawaan, lalo na po tayong mga simpleng tao. At paano natin ito maunawaan kundi sa pamamagitan din po ng banal na kasulatan. Sa Daniel chapter 9 verse 24, alalahanin po, tandaan natin itong Bible verse na ito. Dito po mag-aralan natin iba't ibang mga elements o mga
punto na napakahalaga na napapaloob sa 2,300 nights and days, no, or 2,300 years in prophecy. So ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Ito pong talata na ito mula sa banal na kasulatan sa tulong ng Panginoon sa pagtatapos ng ating topic sa gabing ito. Maunawaan po natin lahat kung anong ibig sabihin ng mga napapaloob na elemento dito, mahalagang bagay. So unang-una makikita natin na sinabi niya, 70 weeks. So merong 70 weeks. So kaya ay 70 linggo, isang linggo. At sinabi niya po dito ay thy people and upon thy holy city, a holy city ang Jerusalem, at ang thy people ang Hudyo o ang Israel. So ito ay hula na tinatawag nating 70 weeks or 490 years na napapaloob po doon sa tinatawag nating 2,300 days. So ito po ay isa-isay natin mamaya yung mga elemento to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy para lalong maging maliwanag po sa atin ang hula o ang prophecy na ito. So sa Tagalog, 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, bukasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesya o hula at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Yan po ang translation sa Tagalog. So, ngayon dadako po tayo sa paano natin ito isa-subdivide kasi mayroon pang sinasabi sa Daniel chapter 9 verse 25 kung paano po inatihati ito. So magmula Daniel chapter 9 verse 24, dadako po tayo sa Daniel chapter 9 verse 25. 7 and 62 weeks or 69 weeks in total. No? Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. So meron po kong hinighlight dito, restore and to build Jerusalem. Ano po yung pangalawa? The street shall be built again, and the wall. So meron pong i-restore yung Temple of Jerusalem. And then, meron pong sinabing yung pong daan, yung street, at yung wall o yung kuta, the walls of Jerusalem. Lahat po yan ay kailangang buong magkaroon ng tinatawag po nating katuparan ang hula po na ito. Again, 7 weeks and 62 weeks o kaya po ay 69 weeks ang unang subdivision. So ang total na ating pinag-aaralan ay 70 weeks. Na napapaloob sa 2,300 days, nights and days. So ang unang clue na binigay sa atin ay 490 years or 70 weeks. Daniel 9:25 ay inuna niya po ngayon yung 7 and 62 weeks o kaya 69 weeks. No? Anong mangyayari daw sa 69 weeks? Binanggit po dito, restore and to build Jerusalem. And then yung pong the street shall be built again and the wall. Even in troublous time, kahit daw sa panahon ng paghihirap o kaya'y pagsubok o pagdiliglig. Sa mga tweet, kahit anong hadlang ng kaaway, ito'y matutuloy at matutuloy, matutupad. So sa Tagalog po, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, na pinuno ay 72 linggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Yan po ang translation sa Tagalog. So tayo po ay magpapatuloy.
Ito po ay isang diagram na tinatawag na the command to restore and build Jerusalem. So meron pong makikita kayo dito na 1, 2, 3. Sa mga tweet, merong tatlong dekreto o mga utos. At merong babanggitin dito kung sino po ang mga hari o mga pangulo na naitala sa banal na kasulatan upang lalong maging maliwanag ang ating pag-aaral. So tayo po ay magpapatuloy. Ito po ang ating diagram para makita natin kung ano'y sinasabi doon po sa Daniel chapter 9 verse 24 at 25 para magkaroon tayo ng ideya sa mga utos o dekreto din. Ano po? So, three kings were used to complete the decree. So, ang decree, yung po tinatawag the restoration of Jerusalem. At yung pong paggawa, maging yung mga daan, the streets and the walls, even in troublous times. So, merong gagamitin na tatlong hari ang ating Panginoon. At ito po ay nakatala sa aklat ni Ezra. Sa Ezra chapter 6 verse 14, "And the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of Haggai, the prophet, and Zechariah, the son of Iddo. And they builded and finished it according to the commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes, king of Persia." So meron tatlong hari na binanggit po dito na alam natin ito ay sa panahon po ng tinatawag nating Medo-Persia after the fall of Babylon, yung panahon po ng ni Cyrus, ni Darius, at ni Artaxerxes. At ang pagitan ng panahon ay mapapag-aralan din po natin mamaya. Pero ang tatlong hari na ito, sila po ay nasa kapangyarihan ng Medo-Persia, no? At tayo po ay magpapatuloy. Sa Tagalog, ang matatanda ng mga Hudyo ay nagtayo at umunlad sa pamamagitan ng ginawang propesiya o hula ni Haggai na propeta at ni Zacharias na anak ni Iddo. Natapos nila ang pagtatayo sa utos ng Diyos ng Israel at sa utos ni Ciro, Dario at Artaxerxes na hari ng Persia. So ito'y nasulat, naitala sa banal na kasulatan at ito'y kailangang matupad. Tingnan po natin ngayon ang first decree. Merong tatlong hari na binanggit, sa mga tweet merong tatlong dekreto. Ang unang dekreto o kaya'y utos ay sa pamamagitan ni Ciro o ni Cyrus noong 536 BC. No? Sa Ezra chapter 1 verses 1, 2, 3, and 4, ang sabi po ng banal na kasulatan, "Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing." Sa mga tweet, isa po siyang dekreto, isa po siyang batas. "Saying, thus said Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven had given me all the kingdoms of the earth, and he had charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah." Kaya maging sa aklat ni Isaiah, andiyan na po si Cyrus 100 years before his birth, no? Nasa hula na gagamitin ng ating Panginoon bagamat hindi siya mananampalataya o kaya po isang Israelita o Hudyo. So verse 3, "Who is there among you of all his people? Is God be with him and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the man of his place help him with silver, with gold, with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem." Napakaganda pong katuparan ng hula. Napakaganda po kung paano kumilos ang ating Diyos sa kaisipan ng tao, bagamat hindi po siya, sasabihin natin na hindi siya Hudyo, hindi siya Israelita. Pero dahil ito ay gagamitin ng ating Panginoon, kaya nga ito po yung unang dekreto, the first decree by Cyrus, no? King Cyrus, 536 BC. Ang ikalawang dekreto po, sa kay Darius, 519 BC. Sa Ezra chapter 6, verses 7 and 12,
Ang sabi po ng Bible, let the work of this house of God alone, let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in his place. Verse 12, and the God that had caused his name to dwell there destroy all kings and people that shall put to their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I, Darius, have made a decree, let it be done with speed. So kung kanina po ay 536 BC, alam po natin kung paano po, no? Sina Tobias ay ginamit ng kaaway para hindi matuloy po ang pinaplano ng ating Panginoon. At anong nangyari po after 536 from 536 to 519, bakit po pababa? Kasi nga po ay BC or before Christ. Di katulad ng AD, pataas ng pataas. So ito ay pababa hanggang umabot po ng zero, year zero. So ito po ang ikalawang dekreto, ang dekreto po ni Dario. No? Darius made a decree, let it be done with speed. So ang ikalawang hari, no? Walang iba kundi si Darius o si Dario. Yan, ikalawang dekreto rin po. So dadako tayo sa ikatlo, sa Ezra chapter 7, verse 7. And ito'y tumutukoy kay Artaxerxes BC 457. Para maging buo naman po ang ating pag-aaral, tingnan natin sa Bible, tingnan natin sa testimony, pwede rin po natin tingnan sa history o kaya sa mga encyclopedia at makikita natin po na tama nga po ang mga nakasulat sa Bible at nagkaroon ng katuparan. Ezra 7 verse 7, and there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers, and the porters, and the Netinims unto Jerusalem in the seventh year of Artaxerxes the king. So ito po ang ikatlong hari ng Persia na si Artaxerxes, at ito po ang ikatlong dekreto, ito po ay BC 457. Pagpatuloy po natin, Ezra chapter 7, verse 21 and 23. Sabi po ng Bible, I, Artaxerxes the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that's also whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily. Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his son? So sa makatwid ay meron na naman pong dekreto. Ang ikatlong dekreto, kailan po yan? 457 BC. Ano yung una po? 536 BC kay Cyrus. And then, dahil hindi po ito natuloy, natapos, bagamat ito ay naumpisan, masabi natin na dahil sa mga Samaritans o hidden nations, sa pangunan po ni Tobias, ito po, at iyan po ang nangyari after 536 ay ang susunod ay 519 si Darius o si Dario. Ang ikatlo pong dekreto 457 BC si Artaxerxes, king of Persia, third decree. Ayan. So dito po ang sinasabi ng ating pag-aaral, the beginning date makikita natin 2300 days began in 457 BC. At the completion of the decree to restore and rebuild Jerusalem based on Daniel chapter 9 verse 25, no? So yan po ang sinasabi mga minamahal na kapatid. At ito po ay ating ipagpapatuloy. Subdivision and fulfillment. Yung konting mathematics ay kailangan din nating mapag-aralan upang ating malinawan. So, Gabriel divides the 70 weeks into three divisions. 7 weeks, 62 weeks, and 1 week. So, Daniel chapter 9, verse 25. The prophet Nehemiah, the prophet Nehemiah gives an account of the rebuilding of the walls during troublous times. Kaya yan po, no? So, makikita natin, yan sa aklat po ni Ezra at ni Nehemiah kung ano mga pangyayari sa panahon po na yon. So, in the subdivision and fulfillment, 7 weeks, 62 weeks, and 1 week, yung 70 weeks or 490 years. So, tuloy po tayo.
Isa na naman pong diagram para medyo magkaroon tayo ng idea paano yung 70 weeks or 490 years are determined upon thy people o kaya sa bayang Israel. And then ito pong ikatlong dekreto nga ay mayroong mapapaloob dito na 7 weeks at 62 weeks and 1 week. And then yung pong gospel to the Gentiles after 490 years, papapag-usapan din po natin yan. At paano ito matatapos ng 1844. So 70 weeks or 7 weeks and the 62 weeks or 69 weeks in all were to extend to Messiah the Prince. 69 weeks equals, paano po ang ating calculation? 69 times 7 is equal to 483 years. Kaya yung 69 weeks, 483 years. Dahil nga ang 70 weeks or 490 years minus 7, 483. And then this taken from 400 BC brings us to 27 AD. Yan po, no? Kaya ang calculation po dito o kaya yung formula ay 483 minus 457. At ang kauwian daw ay 27 AD. Kung bakit 27, mamaya ipapaliwanag po natin. Jesus at his baptism was anointed with the Holy Ghost and henceforth was the Christ, the Messiah, the anointed one, according to John chapter 1 verse 4, Luke chapter 3 verses 21-22, and Acts chapter 10 verse 38. Hindi ko na po yan babasahin. Kung gusto niyo pong sulat, pwede niyo pong i-research mamaya para maging tiyak po tayo. Na po? Tuloy po tayo. One prophetic day is equivalent to one literal year in prophecy. So, saan natin makikita po ito sa Bible? So Numbers chapter 14 verse 34. At Ezekiel chapter 4 verse 6. Ang sabi po ng Bible, Numbers 14:34, after the number of the days in which he has searched the land, even 40 days is day for a year. Kaya it's day for a year. Shall ye bear your iniquities even 40 years, and ye shall know my breach of promise. Ezekiel 4 verse 6, and when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have appointed thee its day for a year. So one prophetic day is equivalent to one literal year. Diyan po sa prophecy. Pag araw ang pinag-usapan, ay maari itong maging one literal year sa prophecy. Yan po, no? Tayo po'y magpatuloy. Ang computation, ang sabi po sa Daniel chapter 9 verse 25. 7 weeks plus 62 weeks, 69 weeks. 69 times 7 is equivalent to or equals 483 years. 483 years, ito nga po yung 69 weeks, ay atin pong ibabawasan ng 457 BC ang ikatlong dekreto ni Ataherses, no? And then mapupunta po tayo ng 27 AD or the baptism or the anointing of the Messiah. So kung titingnan po natin yung magaling sa math, 483 minus 457, siyempre yun ay 26. Bakit 27 AD? Liliwanag po natin mamaya. So 70 weeks, ito naman po ang diagram para lalo po siyang maging madaling maintindihan. Ito po yung third decree, 457 BC. Meron pa papaloob po dito na 7 weeks or 49 years at ito po ay pupunta ng 408 BC. Ito po yung the rebuilding of the walls of Jerusalem even in troublous times. And then meron pong susunod na 62 weeks or 434 years at ito po ay aabot sa panahon po ng anointment ng ating Panginoon o yung baptism ni Jesus Christ. So 7 weeks plus 62 weeks or 69 weeks or 483 years minus 457, mapupunta yan po na 27 AD. And then meron pong natitirang tinatawag na 1 week. Sabi nga po, 7 weeks plus 62 weeks plus 1 week. At ito po ay mag-uumpisa ng 27 AD hanggang 34 AD. At ito po ay pag-uusapan din natin mamaya. At sangayon po sa Daniel chapter 9 verse 24 and 25. Tuloy po tayo. So after the 7 weeks and the 80 and 2 weeks passed, Messiah was to be cut off but not for himself. He died to atone for the sins of the world. So yung Messiah sa kalagitnaan ng isang linggong natitira or 7 years in prophecy or literal year, ang mangyayari po ay cut off o mamamatay po siya.
After stating that the Messiah would be cut off, Gabriel adds, "He shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease." Ngayon po, idadako tayo sa Daniel chapter 9, verse 27. So from Daniel chapter 9, verse 24, 25, 26, 27, ito po ang tinatawag na formula o clue, no, ay binigay ng ating Panginoon kay Propeta Daniel. So patuloy po, Christ's ministry after his baptism continued 3.5 years. Or half a prophetic week. Kaya yung kalagitnaan po na isang linggo ay 3.5 years. 7 divided by 2 is 3.5. So ang ministry ng ating Panginoon ay sa loob po ng 3.5 years. At anong mangyayari po? The Messiah was to be cut off. So masasacrifice po siya, mamamatay po siya. Tuloy po tayo mga kapatid, ito po yung 1 week. 7 weeks, 62 weeks plus 1 week. Ito po yung huli sa 1 week. So ito yung anointment o baptism ni Jesus Christ, 27 AD. At the middle of the week, 31 AD, ay makakat off, mamamatay ang ating Panginoon. And then dahil ito ay 1 week, kailangan na magkaroon ng fulfillment, aabot tayo ng 34 AD, yung tinatawag ng stoning of Stephen. Ito po yung final test na nireject, tinanggihan po ng bayang Israel. No? Ang mensahe pong ito. Kaya ito ay ibibigay sa mga Gentil. So 490 years was given to your people and to the holy city. So ito ay para po sa bayang Israel. Kaya ito po yung subdivision ng 1 week. 27 AD, baptism. 31 AD, kamatayan and crucifixion of Jesus Christ. 34 AD, ito po yung the stoning of Stephen. And then ito yung final rejection of Israel sa ating Panginoon. At tingnan natin yung kasunod. Christ was cut off in the midst of the 70th week. The Daniel chapter 9 verse 26 at Isaiah chapter 53 verse 8. But the entire 70 weeks had been determined upon the Jews o sa bayang Israel. Pinagkaloob, binigay, no, 490 years or 70 weeks. Christ directed his disciples to begin their work at Jerusalem. And it was not until the stoning of Stephen in AD 34 or 3.5 years after the crucifixion that the gospel went to the Gentiles. Kung babasahin niyo po Matthew chapter 10 verses 5 and 6, go to the lost sheep of Israel. Huwag pupunta sa mga Gentil, sa bayang Israel. Yan po ang utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad o sa mga apostoles. Dahil binigyan niya ng 490 years ang lahat po ng makikinig, tatalima, manunumbalik, no, ay sila ay makikinabang sa kamatayan ng ating Panginoon at magtatamo ng kaligtasan. Kaya, go rather to the lost sheep of Israel. Yan po ang sabi sa Matthew chapter 10 verse 6. So, patuloy po tayo. The covenant was confirmed by the disciples sa Hebrews chapter 2 verses 2 and 3. For they confined their labors to the Jews until 34 AD. The close of the period allotted to that people. So mababasa rin po yan sa Acts chapter 1, chapter 8, verses 1 to 4. So pwede niyo pong isulat ang mga talata na yan. Otherwise, kung yan po ay kabisado niyo na, ay ito po ang makakadagdag o dagdag mga talata upang lalong maging malinaw sa atin ang katuparan ng hula po na ito. Tuloy po tayo mga kapatid. So the 70 weeks or 490 years ended in AD 34. So sa bandang kanan, meron po kayong makikita muling diagram para madali po rin po maintindihan. 490 years taken from the entire period of 2,300 years leaves 1,810 years of the period remaining in AD 34. So 2,300 minus 490 ay ano po? 1,810, no? Iyan po ang nakalagay. So this added to AD 34. Yun nga po ang pagwawakas ng 490 years. AD 34, the stoning of Stephen, the year that Stephen was stoned, brings us to 1844. Yan po. Kaya yan po ang pinaka-formula. So 34 plus 1810 is equal to 1844. Kaya sa bandang kanan, makikita nyo po yan. Dito po yung cross nasa 31 AD, kamatayan ni Jesus Christ, and then meron pong AD 34. And then ito po ang end ng
tinatawag nating 490 years at meron pong 1810 years na ito po ay ibibigay naman sa mga Gentile or sa mga Gentiles. Mamaya po ay pag-uusapan po din natin yan kung bakit po ay yun nga ay ganun ang kanyang subdivision o kaya po yung formula. So tayo po ay magpapatuloy. So why 27 AD, not 26 AD? Dahil nga ay 483, no po, minus 457. So bakit po ganun nga, no? Okay, so ito po ang paliwanag dyan, mga minamahal na kapatid. So beginning with the autumn of 457, pag sinabing autumn or taglagas, kailan po yan? Yan po ay October, no? When the decree went into effect, 69 prophetic weeks or 483 years reached to the baptism of Jesus in AD 27. So maliwanag po yan, no? Kanina sa mga diagrams na pinakita natin or illustrations, maliwanag po yan. Oh, yung 483 minus 457 ay 27. Bakit hindi 26? Kung i-add natin o i-subtract natin, actually ang difference is 26 AD. So ngayon ay binanggit na po dito, beginning with the autumn of 457 BC, sa makatwid nag-umpisa po tayo ng October 457 BC. Bakit po October? Ito rin po yung 10th day of the 7th month of Tishri, na ito po sa panahon po ng mga Hudyo sa Jewish calendar, sa panahon ng Gregorian calendar, ito po ay October. No? Yan po. So, it is to be noted that if, yan po, no? The 483 years requires full years BC plus 26 years AD, since the period began many months after the beginning of 457 BC, it would end as many months after the end of AD 26, that is in AD 27. Sa madaling salita, kailan mag-uumpisa o kailan matatapos ang one year kung ang umpisa ay October October AD 26. October 22, ano po, and then 26 AD. Matatapos po ang one year ng October 22, 26 AD, ng October 22, 27 AD. Para mabuo po yung one year from October 26 to October 27 AD. Kaya nga po, ang calculation, hindi po siya 26. 483 minus 457, matatapos po yan ng October AD 27. Kaya hindi po siya 26 dahil nga ay ang one year ng October 26 ay doon po sa October 27 AD. Sana po ay maliwanag po siya, no? Kaya siya ay 27 AD, hindi 26. Tayo po ay magpapatuloy. This is due to the fact that historians, unlike astronomers, never count a year zero. Pagkatapos po ng 1 BC ay 0, di ba? Tapos 1 AD. So ang mga historians hindi daw binibilang yung 0. Some have been puzzled as to how Christ began his work in AD 27 when the record says that he was about 30 years of age when he started his public ministry. According to Luke chapter 3 verse 23, he is about the age of 30 na siya mabaptized. After his baptism, nag-umpisa na po ng kanyang ministry. So ang paiwating sa atin, bago tayo magmensahe, tanggapin muna natin, magpabaptize muna tayo, and then tayo na po ay qualified na tayo po ay magdala din ng mensahe. So this is due to the fact that when the Christian era or era was first computed, an error about 4 years occurred. Kaya yan po ang mga pag-aaral ng mga historians o ng mga dalubhasa, lalo na sa calendar. Ayan po sabi, that Christ was not born in AD 1. Hindi lang si Jesus Christ ng AD 1 or first year of Anno Domini. Is evident from the fact that when he was born, Herod the Great was still alive. And Herod died in 4 BC, according to Matthew chapter 2, verses 13 to 20. Di po ba nung dumating yung tinatawag na mga three kings? Ang sabi nila, pupuntahan nila ang hari ng Israel. At nagulat itong si Herod sa mga tuwid buhay pa nung panahon po na yon. No? So that is 4 BC. In other words, si Jesus Christ isinilang ng 4 BC, calculated 4 BC in the AD
first year of AD or Anno Domini. So ito po ay ihango sa exhaustive Ellen White Commentary on Daniel, Volume 1. Tuloy po tayo at sa Daniel chapter 9 verse 24, katulad ng sinasabi ko kanina, kailangan natin maintindihan itong six elements or points para maintindihan natin anong gusto niyang ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. So to finish the transgression, ang unang-una is to finish the transgression. Alam na natin to the holy city, walang iba kundi ang Jerusalem. Sa iyong bayan, walang iba kundi ang Israel. Merong 490 years. Ngayon, anong mangyayari daw po sa loob ng 490 years? Ang una ang binanggit doon po sa Daniel chapter 9 verse 24, to finish the transgression. So anong ibig sabihin nito? According to exhaustive Ellen G. White commentary on Daniel, page 294, ito po ang sinabi. The passage refers to the fact that within this period, the Jews would fill the cup of their iniquity. So dahil nga ire-reject na po nila, no, ang Messiah, nireject nila si Jesus Christ, nireject nila invitation, binigay nga po sila ng 490 years or 70 weeks, ay napudo na po yung saro ng kanilang mga kasamaan. God had suffered long with Israelites. Di po ba long suffering? 490 years ang binigay. Ilang generations or salinlahi po. He had given them many opportunities but they continually disappointed Him. So yan po ang sinasabi po ng exhaustive Ellen G. White commentary on Daniel, page 294. So ang ibig sabihin na to finish the transgression, matatapos na po ang palugit na binigay sa bayang Israel at sila ngayon po ay iniwan at ibibigay sa mga hentil. Of course, we all understand na po ay meron pa rin pong mga tupa ang ating Panginoon sa bayang Israel. Kaya nga nung panahon po ng 70 AD nung panahon po ni Titus, yung lahat na nag-aral ng hula ay wala ni isa sa kanila na nasaktan o namatay nung salakayin po sila ni Titus. So sa mga tweed, meron pang mga maniniwala. Subalit ang bayang Israel, ang sinisinta ng ating Panginoon mula sa pasimula, ay nireject po siya. No? So ito po yung to finish the transgression. Ang pangalawa, to make an end of sin. Ano kaya po ang ibig sabihin? Bakit ngayon, hanggang ngayon, meron pa rin kasalanan? So from the Hebrew word, chataot, ito pong sin or sin offering. So hindi lang po pala sin, kundi yung sin offering. Anong tatapusin? Yung sin offering. A bahagi ng ceremonial law na ipinako si Jesus Christ, type met antitype. O ang katuparan ng tinatawag na simbolo ng kordero na papatayin o handog, hindi na siya ngayon ang kordero, kundi mismo personal na ang kordero ng Diyos, siya na po ang namatay. So when Christ on Calvary became the antitype of the sacrificial offerings of the sanctuary, it was no longer necessary for the sinner to bring his sin offering. Kaya nga ay ito ay naging maliwanag maging sa mga sulat ni Pablo sa mga hentil, katulad sa Colossians chapter 2, 14 and 16, yung meat offering, yung drink offering, yung mga Sabbath of the land, hindi po yun ang ika-apat na kautusan. Of course, the Sabbath of the land or her Sabbath, lahat po yan ay natapos. Kaya to make an end of sin offering. Dahil nga, type met antitype. Sino si antitype? Si Jesus Christ. Yung type, yung mga hayop. At ito ay nagtagpo na, ang tunay na hain na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinapos na. Kaya to make an end of sin offering. So from that time on ay hindi na po kailangan yung paghain ng mga hayop. Kaya sa Romans chapter 12 verse 1, ano po? Yung ating sarili, ang ating pong hain, holy and acceptable unto God. Yung ating sarili ngayon, ang hain, hindi na po yung tinatawag po ng mga hayop o mga kakatain na hain. Katulad ng mga tupa, kambing, baka, at marami pang iba. So tayo po ay magpapatuloy. So number 3 clue, so or element, to make reconciliation for iniquity. So yan po ang katlo. So Christ made peace through the blood of his cross and reconciled all things unto himself according to Colossians chapter 1 verse 20. So ano po ang reconciliation na sinasabi po o kaya ay panunumbalik? Sa Hebrew word kafar, generally translated to make atonement, sa Exodus chapter 30 verse 10.
atonement or atonement o kaya po'y pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya nga po yung Yom Kippur, the Day of Atonement, doon ang araw na patatawarin o tutubusin ng high priest sa pamamagitan po ng kanilang pananampalataya sa ating Diyos ang kasalanan sa isang taon ng sambahayang Israel. So dito po ay magkakaroon muli ng to make reconciliation for iniquity, to make an atonement. Sino po? Sa pamamagitan ni Kristo. By sacrifice on Calvary, Christ provided reconciliation for all who accept His sacrifice. Sa lahat po ng tumanggap o tatanggap sa kanyang hain, kaya nga po yung sinabi ko kanina, hindi lahat ng buong sambayang Israel dahil merong nanampalataya. Andiyan po yung mga apostoles. Di po ba? Sa Acts chapter 1, merong natirang 120 po doon and then dumami ng dumami sa Acts chapter 2, chapter 3, merong na-convert ng 3,000, 5,000 and so on and so forth. So sa makatwid, ang sabi po dito, yung pong to make reconciliation for iniquity ay sa pamamagitan ng ating Panginoon, yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, siya po ngayon ang ating pag-asa na ma-reconcile tayo sa ating Ama sa pamamagitan ng paniniwala natin sa Kanya o pananampalataya. So, to make reconciliation for iniquity through Jesus Christ. Ang ika-apat po ay to bring in everlasting righteousness. Yan. To bring in everlasting righteousness. Okay. So, Christ did not come to earth simply to provide for the blotting out of sin. Oh, hindi lamang daw po yun ang kanyang layunin. He came to reconcile man to God. Yan, hindi lamang upang patawarin ang ano daw po, tubusin, alisin yung mga kasalanan patulad po ng Day of Atonement. Hindi lang po daw yun. So ano po ang sinabi pa dito? He came to reconcile. Naisahin po tayo sa ating Diyos Ama. He came so that it might be possible to impute and to impart His righteousness. Ito na po yung justification and sanctification by faith to the penitent sinner. Sa lahat nga tayo ay hindi umabot sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ay nagkasala. Wala ni isa mang matuwid. So ito po yung pag-asa natin. To bring everlasting righteousness. Ano pong righteousness? Christ, our righteousness. Yung by imputing justification by faith, by imparting yung sanctification by faith. Kanino po? Penitent sinner. Yung nagsisising makasalanan. So when man accept Him, He bestows on them the robe of His righteousness. So ito po ang ating mensahe na narinig noong 1888. No? Yung the revelation of Christ's righteousness, yung tinatawag na umpisa ng loud cry. So ito po ang ating tinatawag na basihan ng doktrina ng Christ our righteousness. Galing po yan dito sa Daniel chapter 9 verses 24 hanggang 27. So sabi po dito, and they stand in God's presence as though they had never sinned. Sa Steps to Christ page 62, makikita natin yan. So kapag tayo ay nananampalataya, bagamat tayo ay makasalanan, nagsisi, inihayag ang ating mga kasalanan sa ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong mediator or high priest. Ang nakikita ng Ama ay ang katwiran ng anak. Hindi yung katwiran natin na inalintulad po sa isang basahang marumi. So by His life, death, and resurrection, Christ has made everlasting righteousness available to every child of Adam who, in simple faith, is willing to accept it. Huh? Exhaustive Ellen G. White, Concordance page 295 po on the book of Daniel. So yan po ang tinatawag nating to bring in everlasting righteousness, the righteousness of Jesus Christ, both ano po, imputed and imparted, justification and sanctification. Kaya ito po yung ating hinihiling ngayon sa kasalukuyan na ang katwiran niya siyang mapasa atin upang makapanatili yung ating will or decision na naka-merge sa kanya, kaisa sa kanya. Makasunod tayo ngayon sa kautusan na katanggap-tanggap sa ating Panginoon because we have the righteousness of Jesus Christ manifested in our life being a sinner but because of faith po, by grace, yan po ay magiging katanggap-tanggap sa Ama.
O, tutuloy po tayo sa ikalima. To seal up the vision. So evidently not in the sense of shutting but confirming or ratifying. Kaya nga kapag tayo ay nangangailangan ng mga papeles, kailangan ay authenticated, kailangan mayroong seal, tatatakan. Yan po, pagtatak, hindi po pagsara. You know? So the fulfillment of the predictions connected with the first coming of the Messiah at the specified time in the prophecy gives assurance that the other features of the prophecy, notably the 2,300 prophetic days, will be as precisely fulfilled. So the same book, page 295. So yan po ang na ang mangyayari, no? So ang ikalima, to seal up the vision, ito po ay iraratify sapagkat we'd magkakaroon ng katuparan. So ngayon tayo po ay papatuloy sa ika-anim. To anoint the most holy. Yan. To anoint the most holy. So sabi po dito, when the time came to begin the service in the earthly sanctuary, the entire sanctuary was anointed. So makikita po ito, Exodus chapter 40 verses 9 and 10. Anoint po ang buong sanctuaryo. Kapag ito po ay umpisa na yung service or handog. And when Christ entered the heavenly sanctuary to perform the work of which the earthly service was a type, the heavenly sanctuary was anointed. Kaya ito pong most holy place doon sa heavenly sanctuary ay ito po ay na-anoint nang siya lumipat doon before he began his ministry in the first apartment. So sa makatwid from holy place ay kailangan ma-anoint. Pag lumipat siya sa most holy, kailangan din ay ma-anoint din, no? Ayan, the heavenly sanctuary is spoken of as most holy to distinguish it from the earthly. So sa makatwid, to anoint the most holy place in the heavenly sanctuary. So ito ay tumutukoy po nung lumipat si Jesus Christ, no? Doon sa holy place papuntang most holy. So iyan po ang sanctuaryo ay ina-anoint dito sa lupa. So ito ay ganun din sa langit. Kasi ang earthly sanctuary, ito ay replica ng heavenly sanctuary na pinakita ng vision ng ating Diyos kay Moses. So sa makatwid, to anoint the most holy, ito po yung tinatawag na first interpretation. Kaya yung most holy place, ito po ay ma-anoint din. Yung holy place, na-anoint din. So whenever there is a service, kailangan ma-anoint po para maging katanggap-tanggap ang service o yung hain. So tayo po ay magpapatuloy sa ikalawang interpretation. So anointing of the most holy. So Luke chapter 3 verses 21 and 22. Ang sabi po, now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, thou art my beloved son, in thee I am well pleased. Sa Acts chapter 10 verse 38, so ito yung baptism ni Jesus Christ sa Luke chapter 3 verses 21 and 22. Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So dito sa talata na ito, makita natin ang word anointed. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. So ang anointing of the Holy Spirit, ayun nga yung baptism niya. Kaya nga ay nakita po, ay sinulat dito sa Acts chapter 10 verse 38, ay paano yung Holy Spirit in the form of a dove. At narinig ang tinig, thou art my beloved son, in thee I am well pleased. So siya'y anointed, siya'y ordained by God. Okay, tuloy po tayo ngayon. So ito po yung 70 weeks or gospel to the Jews. I-review lang po natin. Nag-umpisa po ang 2,300 days doon po sa 457 BC. Papasok po natin ng 70 weeks. Ito po ay 490 minus 457 ay 34 AD. Na-explain ko na po sa inyo kanina, imbis na 33 AD, bakit naging 34 AD? Dahil nga po yung isang taon mula October 26 ay may tatapos po yan October 27. In other words, dadaglag lang ng 1 week, pareho po ang kauwian. From 33 AD October hanggang 34 AD October. So yan po, 70 weeks gospel to the Jews. Saan po natapos? 34 AD, kailan? 34 AD. Paano po? Nang batuhin po si Stephen o total rejection,
ng Messiah o ng katotohanan ng mga Hudyo o ang bayang Israel. So, nagkaroon po ng katuparan. Daniel 9:26 and 27. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation and the determined shall be poured out upon the desolate. So alam natin, pagkatapos po na namatay ang ating Panginoon, ay nahati sa dalawa yung veil sa mga tuwid, tapos na lahat ng hain. And then yung tinatawag po na the presence of God ay wala na doon sa temple of Jerusalem. No? Yan. So then, yung sanctuary in heaven naman po. So ano pong nangyari po dito? Sa baba, 34 AD, sa bandang kaliwa. Sa bandang kanan ay 1844. So from 34 AD hanggang 1844, meron tayong tinatawag na 1,810 days or years. Kanino po din nalang ang pabalita? Sa mga Gentiles. So mamaya ipapakita natin bakit natin masasabi to the Gentiles, no? So dadako muna tayo sa bandang taas nitong diagram na ito, at from the holy place kung saan meron pong tinatawag po na seven candlestick o kaya yung 12 showbread, table of showbread na merong 12 breads, and then yung pong altar of incense. Ay, ito po yung holy place o laman ng holy place. Dadako tayo, lilipat po yan doon sa most holy place kung saan makikita po yung the Ark of the Testament or the Ark of the Covenant. Ito rin po ang basihan ng presenteng katotohanan. Pag binuksan po natin yan, Hebrews chapter 9 verses 3 and 4, kung anong laman. Yun nga po yung golden pot of manna that had manna, the rod of Aaron that budded, and then the two tablets of stones. Yun po ang present truth natin sa panahon natin ngayon. Kaya nga pinasok itong tinatawag na principal subject na 2,300 days or in relation with the sanctuary upang maintindihan po natin hanggang aabot tayo dito sa ministration. And then yung Ten Commandments and then the faith of Jesus. So yan po ang sinasabi po dito sa diagram po na ito. Na maintindihan natin, lumipat si Jesus Christ noong 1844 dun sa most holy place, and then yung present truth ay nandudun na po ngayon sa most holy place kung anong meron doon. Ito po yung present truth during the time na 34 AD hanggang 1844, nandun po yun sa holy place, no? And then yung pong tinatawag na pag-ministry ni Jesus Christ dun po sa holy place, ay yan po ang present truth noon. Kaya nung lumipat po ang sa early writing space 55, ang Ama, sa pamamagitan ng golden chariot, sumunod po ang ating Panginoon doon po sa most holy place. In other words, ang throne of God ngayon ay nasa most holy place. Kaya mahalaga na pag-aralan natin kung anong meron doon sa most holy place, which is considered now to be ano po, the present truth, or considered as the present truth, no? Yun ang ating masasabi po doon. So tadako po tayo sa Hebrews chapter 2 verse 3 na nabanggit kanina. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? So sa mga tweed, ito po yung mga apostoles. So Jesus taught for 3.5 years and the disciples preached for the last 3.5 years of the 70th week. No? Yan po. So tuloy po tayo, Luke 24:27, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Their labor was confined to the Jews until the end of 70 weeks. Yun nga sinasabi ko kanina, Matthew chapter 10 verses 5 and 6, go rather to the lost sheep of Israel. Yan ang utos niya sa 12 disciples o 12 apostles. So pagkatapos po noon ng AD 34, then the gospel went to the Gentiles. So ito po ang calculation. At ako tayo ngayon sa susunod, in the autumn of 1844, at the end of 2,300 days, the cleansing of the heavenly sanctuary or the investigative judgment began. Kaya napapaloob din po yan sa 2,300 nights and days or years, dahil nga ay mag-upisa na yung investigative judgment, at yan din ang sinasabi sa Revelation chapter 14 verse 7, yung first angel's message. No? Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Anong judgment? Investigative judgment.
Kaya ganyan kahalaga po yung 2,300 nights and days or years. So Great Controversy, page 422. The cleansing of the sanctuary involves a work of investigation, a work of judgment. This work must be performed prior to the coming of Christ to redeem His people. So merong bago darating, paparito ang ating Panginoon, merong investigative judgment. At pagkatapos po ay executive judgment pagdating niya. I-execute niya kung tayo ay tapat, yung pong buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo magiging tapat, ay mananatili po tayo dito for the next 1,000 years. Kung tayo buhay during that time at hindi tayo tapat, ay mamamatay tayo doon sa pitong huling salot. And then mananatili po dito. And 1,000 years or millennium, magmi-minister ang lahat ng mga saints kasama si Jesus Christ. And after 1,000 years, babalik po sila upang hatulan naman ang mga masasama. So ito po ang sinasabi dito. And when He comes, for when He comes, His reward is with Him to give to every man according to his works. Sa Revelation chapter 22, verse 12. Yan, executive judgment, execute na po. So ito po ang investigative judgment, nag-umpisa noong 1844. Mag-umpisa po yan, syempre, sa bayan ng Diyos, 1 Peter chapter 4, verse 17. In other words, from the time of Adam, mag-umpisa po yan sa great multitude hanggang dito sa 144,000. Kaya ngayon, tayo ay nasa ilalim ng investigative judgment. Kaya kailangan maging maingat po tayo. Kaya yung diwanag ng 2,300 nights and days or years, sinasabi sa atin, we are now under the judgment or investigative judgment. Ganun din ang sinasabi sa Revelation 14:7, maging maingat po tayo sa paggawa ng kasamaan o ng kasalanan. Okay? Thank you. So, review po natin. Four principal subjects which show our present position. Sanctuary, 2,300 days or years, the commandments of God, and the faith of Jesus. Kaya ito po mahalaga upang unahing mga topics na kailangan nating pag-aralan every now and then upang maging matatag ang ating pananampalataya. Ang 70 weeks, ito po ay para sa bayang Israel, Gospel to the Jews, from 457 BC hanggang 34 AD. Okay, ito po 34 AD, yung stoning of Stephen. And 457 BC, ito nga po yung third decree ni Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Yan po, no? Third decree. So, ayan ang 70 weeks gospel to the Jews. And then yung gospel to the Gentiles, na sinasabi ko kanina, bakit to the Gentiles? Ano na yung mga churches na yon? Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Hindi po yan literally bayan na Israel, kundi ilan po ay mga Gentile nations na pinuntahan po yan actually ni Apostle Paul. Kaya 1,810 years, no? Ay ito po, papasok din po yung seven churches po dyan. Kaya napakaganda po na maintindihan natin ang 2,300 days at in relation with the sanctuary, at makikita din natin paano po yung tinatawag na gospel to the Gentiles application, kaya merong seven churches po in seven different eras. Ito lang ay isang iglesia pero ibang-ibang panahon. Yan po, no? So, Daniel 9 verse 24 clues to finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision, to anoint the most holy, na napag-usapan natin kanina. Matatapos na ang pagkakasala dahil binigyan na ng 490 years ng ating Panginoon na napuno na yung cup or yung sorrow. To make an end of sin, sin offering nga yung hain. To make a reconciliation for iniquity, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. To bring in everlasting righteousness, Christ our righteousness, justification and sanctification by faith. To seal up the vision, i-ratify, magkaroon ng katuparan. To anoint the most holy, ay ang ating Panginoon ay ibabaptize. At ganoon din ay ang kanyang ministration ay mag-uumpisa na. So yan po ang mga clues. So three kings completed the decree of rebuilding of Jerusalem. Ezra chapter 6 verse 14. Si Cyrus, sa Darius at Artaxerxes. So 536 si Cyrus, Darius 519 BC, Artaxerxes 457 BC. So yan po ang ating topic for tonight. At sana po ay magbigay sa atin yan ng kalinawan na sa ating pag-aaral ay maragdagan po yung ating kaalaman at magiging matatag po ang ating Panginoon sa papamagitan po ng kaalaman na ipinagkaloob niya sa kanyang bayan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya kung meron po kayong mga katanungan,
pwede nyo pong ilagay dito sa Facebook Live kung meron po dyan po sa box ng comment box. At kung dito po sa atin sa Zoom, pwede po kayong mag-type din dito po sa chat box. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa panonood, at nawa ay tulungan tayo ng Banal na Espiritu na ito'y maunawaan. Kung ito naman ay naiintindihan natin, napakabuti po. No? Kung hindi naman po, ang mangyayari lang po dito, panuorin niyo po ulit, paulit-ulit, pabalik-balik, at maintindihan din po natin to sa tulong ng ating Panginoon. Kaya mapapanood niyo po ito sa Facebook Live ng Timog Church Online Service. So, at kung wala na pong katanungan, tayo po ay aawit uli at upang tayo ay magkaroon na rin po ng huling panalangin at nawa ay patuloy po tayong gabayan ng ating Panginoon at ang dalangin ko po ay ipaunawa niya sa atin ang mga salita na ito upang tayo maging handa rin sa kanyang pagalawang pagparito at aking hiling po na ito rin ang magdulo din sa atin ng tinatawag na katatagan ng ating pananampalataya. At tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin. At muli kami nakapag-aral ng iyong mga banal na salita. Naway ipaunawa niyo po sa amin mga payak na kaisipan ang aming napag-aralan. At nawalan ito po ay magbigay ng kaliwanagan sa amin, lalong igit sa presenteng katotohanan or present truth na nais niyo pong ihayag sa inyong bayan, sa inyong maliit na pulutong, upang kami ay magkaisa sa pananampalataya at maging matatag ang aming pong mga pananampalataya sa panahon po ng kabagabagan at manatili pong nakatuon ang aming puso't isipan sa pangangasiwa ng aming Panginoong Kristo. Diyan po sa most holy place, heavenly sanctuary, at nawa o Diyos ay tulungan niyo kaming laging maihayag ang aming mga kasalanan. Makakamit po kami ng pagpapatawad at higit sa lahat ipagkaloob niyo sa amin ang katwiran ng aming Panginoon upang kami maging katanggap-tanggap sa inyo. Hindi po sa aming katwiran kundi sa pamamagitan ng aming Panginoon. Pagpalain niyo po ang programang ito. Pagpalain niyo po ang aming mga participants and viewers. Pagpalain niyo rin po makakapanood pa po ng presentation na ito. At nawa rin o Diyos po ng aming mga pamilya. Ingatan niyo kami at tatagin nawa ang aming pananampalataya ng inyong mga salita. Lalong higit makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa inyo sa mga araw-araw naming pamumuhay dito sa lupa. Inyo naman tanggapin ang aming dalangin. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Buong aming dalangin alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagwawakas yung ating pong panalangin at nawa at ating programa at nawa ipatuloy po nating subaybayan yung ating pong programang online Bible study dito po sa Timog Church Online Services Facebook group at i-share nyo rin po sa inyong mga kakilala. I-share nyo po sa inyong mga kamag-anak upang itong pagkakataon na ito lalagit sa panahon na tayo'y naghihintay sa pangalawang pagparito ng Panginoon ay patatagin niya ang ating pananampalataya. Sa muli po, maraming salamat at God bless at see you next time at ipopost ko po sa ating pong group ang ating next schedule para sa ating pag-aaral. Pagpalain po ang bawat isa, alang-alang po sa banal na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Bye-bye!